welcome back to my channel. And for today's video, I'll be sharing to you the do-it-yourself step-by-step process in applying for NCLEX examination in Texas. If you want to know how I did it, please keep on watching. Share ko lang na nag-process ako ng NCLEX last May 2019. Noon ako nag-start mag-process ng NCLEX na do-it-yourself. Kahit na medyo madaming agency dyan na pwede tayong tulungan, lalo na dun sa mga working nurses na wala masyadong time para i-process ng sarili nila yung NCLEX application. Madaming agency na nag-o-offer ng tulong. Kaya lang sa part ko, hindi ko na na-consider na mag-agency kasi mahal sila. Medyo malaki yung mga patong nila sa process. I mean, sa mga gagawin na process. Ang ginawa ko na lang, nag-do-it-yourself na lang ako. Although, medyo malaking budget din talaga yung kailangan natin para makapag-process tayo ng NCLEX. Mas makakatipid tayo ng mas malaki compared kung mag-agency tayo. Medyo mahaba-haba tong vlog na to. Siguro, hati-hatiin ko na lang. Pero for today, bibigyan ko kayo ng step-by-step process na do-it-yourself NCLEX application for Texas. Kuha kayo ng ball pen tsaka ng papel para maisulat nyo din kung papaano ko na process yung NCLEX application ko ng ako lang. Just to let you know, nag-work din ako as a nurse, pero kasi maluwag kasi yung schedule ng department kung nasaan ako. Nasa outpatient department kasi ako. So, ang pasok namin is 8 to 5, Monday to Friday. Off kami ng Saturday, Sunday, at saka ng holiday. Pero, huwag kayong mag-alala kasi sure ako na kapag pinalo nyo tong guidelines ko, magagawa nyo rin. Pupunta tayo sa bon.texas.gov na site kasi dun yung step 1 natin. So, step 1 is for the application form. Ilalagay ko na lang dito sa screen yung screenshot kung saan kayo dapat pumunta. Pagpunta natin dun sa site, pupunta tayo sa licensure tab, tapos pipiliin natin yung examination. So, pag nandun na tayo sa examination page, hindi kasi tayo pwedeng mag-online submission dahil foreign graduates tayo dito sa Philippines. So, ang choice lang natin is through paper. So, ikiklik lang natin itong paper submission, then i-direct na tayo dun sa paper procedures. Pagdating dito, ang ginawa ko, dinownload ko yung application form. Tapos, pag-download ko ng application form, pwede kasi natin siyang i-fill out mismo na dito sa desktop nyo or sa laptop nyo. So, itatype nyo na lang yun, i-fill out nyo yung mga tanong dun. Tapos, after nyo i-fill out yung form, make sure lahat ng questions na sagutan nyo, meron $100 na bayad yung application form. Yung $100, hindi siya cash na $100. Kailangan natin ng bank draft. So, yung bank draft, pwedeng pag meron kayong dollar account or meron kayong kakilalang merong may dollar account, pwede natin silang pakiusapan na babayaran na lang natin sila in peso, tapos magre-request sila ng bank draft dun sa banko. Sa iba na walang dollar account, alam ko yung BPI tsaka yung land bank, nagbibigay sila ng bank draft. Pero make sure na pagpunta nyo sa banko, tatanong nyo kung anong oras yung cut-off nila. Kasi sa nangyari sa akin, dahil 2 PM pala yung cut-off, bumalik pa ako the next day para makakuha ako ng bank draft. Pag naibigay na sa inyo yung bank draft, kasama nyo yun dun sa application form na fill outan nyo. So, kailangan nyo i-print yung application form. Isi-send nyo to sa Texas address. Lalagay ko na lang somewhere dito kung saan nyo isi-send yung application form. Pili na kayo ng courier na pagsisendan nyo ng application form nyo, including the bank draft. So, pwede kayong mag-snail mail yung fill post. Kaya lang, syempre, pagka ganun, matagal yun. Baka abutin kayo ng months. Pero, mura lang yun. Not sure kung magkano. Pero, sure ako mura lang yun. Pero, matagal.
ako, personally, pinili ko is LBC. Kasi, sa LBC, pwede ko siya i-track. Tapos, ang dami ko kasi tinanungan na courier. LBC, DHL, FedEx, Air 21, UPS. LBC kasi yung pinakamura. So, yung LBC is 1-4 siya. Hindi ko kayo i-encourage na mag snail mail or yung field post. Kasi, unang-una, matagal yun. Baka ilang months bago dumating yun sa Texas. Tapos, yung next, yung $100 na bank draft, hindi kasi siya refundable. So, pag nawala yung packet nyo, or na-misplace yung packet nyo, or na-send sa iba yung packet nyo, sayang naman yung $100 nyo, di ba? Pinakamaganda, if yung courier na pipiliin nyo, yung po pwede nyong matrack. Step number 2 is fingerprint. So, sa fingerprinting, unang-una, kailangan nyo muna magkaroon ng fingerprint card. So, if i-flash ko dito sa screen, yung itsura ng fingerprint card na kailangan nyo. Hindi kasi ito available dito sa Philippines, pero maraming nagtitinda nito sa Shopee or sa Amazon. So, pipili kayo kung saan nyo gustong bumili, if sa Shopee or sa Amazon. Maglalagay ako ng link sa description box below kung saan kayo pwedeng makabili ng mga fingerprint cards. Pero, bukod sa pagbili ng fingerprint card sa Shopee or sa Amazon, pwede rin kayong mag-request ng fingerprint cards mismo dito sa site ng BON Texas. So, pupunta tayo ngayon dito sa FBI fingerprint card. Kiklik nyo lang yon. Tapos, i-fill out nyo lang tong request for Board of Nursing fingerprint card. So, type of application, NCLEX exam. Lagay nyo lang yung first name, last name. Sa city, lagay nyo lang Philippines. Tapos, yung zip code nyo. So ako, tinry ko yung fingerprint doon mismo sa site ng BON Texas. Kasi nagpakasakali ako na baka makarating dito yung fingerprint cards. So aside from nag-fill out na ako dito sa mismong BON Texas na site, I'm fortunate enough na yung friend ko nasa States that time. So umorder ako mismo sa Amazon, tapos sinend ko na lang sa address niya. Sabi kasi dito sa site, 10 business days lang daw, nandito na daw yung fingerprint cards. March ako nag-fill out dito sa site. Tapos, dumating yung packet, May na. 1.5 months din yung hinintay ko bago dumating yung packet dito sa Philippines. So, kung di kayo masyadong nagmamadali, pwede naman yun yung gawin nyo. I'm sure, dadating talaga sila dito sa atin, pero medyo matagal lang. Pag meron na kayo ng fingerprint card, kailangan nyong mag-re-enroll sa Identogo. So, yung Identogo na site, ilalagay ko na lang dito bago kayo pumunta sa NBI. Tapos magbabayad kayo ng $38 to $39. Hindi ko na sure kasi ngayon kung magkano na yung bayad. Pero nung time ko, $38.25 yung siningil nila sa akin. Pag nabayaran nyo na yun, pag confirmed na yung payment nyo, may isi-send sila sa inyo na kailangan yung i-print, na kailangan kasama nung fingerprint card nyo. Yung mga satellite offices ng NBI, hindi sila nag-fingerprint. So lahat yon nang pinuntahan ko, ang sinabi nila sa akin, pumunta ako sa NBI TAF kasi doon lang daw pwedeng mag-fingerprint. Fill out nyo yung mga tanong dun sa fingerprint card. Pagdating ko sa NBI TAF, less than 10 minutes matatapos kayo sa fingerprinting. Kaya ako ina-advise na mag-pre-enroll kayo sa Identogo para ma-print nyo yung kailangan nyong i-print sa Identogo. Tapos, after nyong magpa-fingerprint sa NBI, isasama nyo kasi sa packet yung printed form na merong barcode sa Identogo. So, kapag na-print nyo na yun, punta na kayo sa NBI, magpa-fingerprint na kayo, and then i-send nyo na sila directly dun sa address na ibibigay sa inyo ng Identogo. Kayo na lang ulit yung pipili ng courier kung anong gusto nyong courier na gamitin. So, sa akin, LBC ulit yung pinili ko. So, 1-4 ulit ito. Number 3 is CGFNS. Siguro, most of you are aware of CGFNS. So, sa tingin ko, ito yung pinakamahal. So, sa Texas kasi, kailangan may CGFNS ka bago ka makapag-exam. Nung
nag-apply ako dito, June 2019, $350 to. Pero ngayon, as of April 2020, $365 na siya. Sa CGFNS, kailangan babayaran nyo muna yung $365 bago kayo pumunta sa PRC tsaka sa school nyo. Kailangan i-evaluate lahat ng credentials nyo. Unang-una is your high school diploma. So, dapat meron kang high school diploma. Sa part na to, sa tingin ko ito yung pinaka-okay sa akin, yung sa high school diploma. Kasi hindi natin siya kailangang isend via courier. So, picturean niya lang yung diploma nyo, tapos i-upload nyo sa CGFNS, and you're good to go. So, advice ko sa inyo, mag-login kayo sa CGFNS, bayaran nyo yung $365, tapos meron kayo dun na mga ipiprint na form. Yung mga forms na ipiprint nyo, yun yung dadalhin nyo sa PRC tsaka sa school para ma-process nila yung hinihinging credential evaluation ng CGFNS. So, for PRC, yun yung verification of license nyo dito sa Philippines. Sa PRC, dadalhin nyo yung form na galing sa CGFNS, tapos sasabihin nyo mag-a-apply lang kayo for NCLEX. Meron kayong fill outan doon na papel na half bond paper na size, tapos bibili kayo ng stamp. Yung maliit na papel, 200 pesos. Tapos i-insta kayo ng PRC na pumunta sa labas para magbayad ng courier. Ang courier nang na meron sila is FedEx and DHL. FedEx na lang yung pinili ko kasi 1.7 lang. Kasi yung DHL, 1.8. So, gusto ko kasi makatipid eh. Kaya, 1.7 yung pinili ko. Itetext ka na lang ng FedEx kung na-ship na ng PRC yung packet mo. Sa school naman, ipapakita mo din yung form sa school. So, sila na ang bahala dun. After 10 working days, binigay nila sa akin yung TOR, RLE hours, tsaka meron pang ibang mga nakasulat doon. Kailangan ko pala siyang i-forward sa Institute of Nursing kasi may kailangan pang fill outan yung dean namin. So, another 10 working days yun. So, a total of 1 month halos yun. So, after 10 working days, bumalik ulit ako sa school para magbayad for the courier. Ang courier lang na ka-tie up ng school namin is DHL, so I paid 1,800. Next is number 4, Nursing Jurisprudence Exam. So, ito, hindi ko muna to in-exam agad. Tinapos ko muna lahat ng process. Kaya nasa number 4 na siya. So, for the Nursing Jurisprudence Exam, open book to na exam na lahat ng questions na nandun, pwede nyong i-search sa Texas BON na website. So, 50 items tong exam na to. Unlimited naman yung take. Pero kailangan nyo maghintay ng 24 hours. So, in my case, naka-2 take ako. Kasi yung first take ko, inisip ko, ay, madali lang to kasi open book. Makikita ko naman yung mga sagot sa website. Ayun, kaya napa-second take ako. Yung mga tanong sa nursing jurisprudence exam, nasa frequently asked questions lang siya lahat. So, kung meron kang time, pwede mo naman i-browse-browse lang yung frequently asked questions. Nandun lang lahat ng sagot. So, number 5, doon na tayo sa Pearson View Registration. Medyo kinakabahan ako noon kasi May 29, 2019 kasi ako nag-start mag-bilang ng application ko. Tsaka, yun kasi yung unang-unang beses na nakita ko yung status ng application ko sa mismong Texas BON na website. So, June 11, tapos na ako sa fingerprint. So, nasend ko na rin yung fingerprint ko sa Identogo. After nun, nag-process na ako ng CGFNS. So, mga July something, siguro mga 3rd week ng July or 4th week ng July, naghihintay na lang ako kasi nasend na lahat ng packet ko. Last week na ng September, tsaka lang nag-email sa akin yung CGFNS na tapos na nila yung credential evaluation report. November, 3rd week na ng November, sabi ko, shucks, parang nawawalan ako ng hope, parang feeling ko, bakit ganun, mag-1 year na yung application ko.
hindi pa rin ako nabibigyan ng ATT. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin nun? Hindi kaya ako eligible na mag-exam or meron kaya silang nakitang problem sa CGFNS ko. So, hinayaan ko lang na lumipas yung oras. Tapos, fourth week ng November, tinry ko lang na mag-register sa Pearson View. Nisip ko, sige na nga, mag-register na ako sa Pearson View. So, nagbayad ako ng $200 for Pearson View registration. Punta ako sa NCSBN, nag-register ako doon. So, ang makikita niyo doon, ito. So, pagpunta mo sa NCSBN, meron kong pipiliin doon na start the registration process. Pag-click mo niyan, kiklik mo yung I am seeking licensure or registration in the United States or US Territory. Tapos, click niyo yung NCLEX-RN. So, dito, makikita dyan, NCLEX-RN, the National Council Licensure Examination for Registered Nurses, price $200. So, yan, binayaran ko yan, $200. Actually, mag-i-email sila, kaya lagi nyo i-check yung registered email address nyo sa Pearson View. Doon nyo kasi makikita kung pwede ka nang mag-schedule ng exam or in short, eligible ka na at may ATT ka na or authorization to test ka na. Bukod pa yung $200 na ni-register nyo for Pearson View, magbabayad ulit kayo ng $150 for the exam. For the registration ng Pearson View, $200. Tapos scheduling ng exam, $150. So, kailangan meron din kayong ma-prepare na $350. Kailangan nyo at least meron kayong 50 to 55,000 pesos para sa do-it-yourself na NCLEX application process for Texas State. So, hindi ko na sinama dito yung miscellaneous, yung magiging pamasahin nyo, yung food nyo, or kung meron kayong car, yung gas, yung toll. So, that's the end of my video and I hope natulungan ko kayo kung paano nyo mapaprocess yung NCLEX application nyo na do it yourself. Don't forget to like and subscribe! Thank you so much guys for watching and see you again on my next vlog. Bye!